Marley ka magsasalita, ha? O, pakinggan natin maigi. Huwag kayong malikot. Paawat sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, ito po ang inyong Fair Lady Maharlika. Magandang araw po sa lahat tabihan natin ng si Maharlika na maiisog, lalo na sa Japan. So maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin upang maging kabahagi ng makabuluhang pagtitipon at paghakbang ng tunay na mga maiisog na may pagmamahal sa inang bayan. Maraming salamat din po sa Maisog Organizers Japan. Sa mga unang humakbang sa Davao na pinamunuan ni dating Pangulong Duterte at sa lahat ng nakiisa, hindi lang sa Japan, ngunit sa lahat ng maiisog na Pilipino sa buong mundo at ang katatapos lamang na hakbang na maiisog New York na napaka-successful po. Ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking vlogs, sa Boljak TV, YouTube, sa Boljakan at Maharlika Network sa aking Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyo dahil katulad ko ay namulat kayo sa pambubudol ng bangag na Administrasyong Marcos Jr. Sa araw-araw na pagsisiwalat ko ng mga kasamaan ni Marcos Jr., ni Liza Tanas Araneta Marcos, Martin Tambaloslos Romualdez at lahat ng kasabwat nila, kayo po ay kasama ko. Kaya naman maraming maraming salamat. Grabe na ang panggigipit, panghaharas, pagmamalabis ng bangag na Administrasyong Marcos Jr. Ang administrasyong ito ay isang malaking sindikato, mga kababayan, dahil ito ay sangkot sa lahat ng klase ng smuggling. Kung natatandaan ninyo ang pag-impluwensya ni Marcos Jr. sa Senado at sa Kongreso, dahilan ng pagpatigil sa hearing ng smuggling noong January 29, 2023. Patungkol nga ito sa malaking agricultural smuggling na kinasasangkutan ni Michael Ma ay patunay lamang na pag-aabuso ng kapangyarihan at pagprotekta sa sindikato. At lingid po sa inyong kaalaman, mga kababayan, lingid sa kaalaman ng taong bayan, si Michael Ma na nasangkot sa smuggling ay itinalaga pa ng pasikreto bilang presidential envoy to China noong June 2023. Si Marcos Jr., mga palangga, ay protektor ng Pulboron Lord at mismo ang presidenteng bangag na ito ay adikto sa pulboron. Nasaksihan niyo naman po ang PIDEA leaks nitong nakaraang buwan. Noong September 2022, isinama pa po ni Marcos Jr. at ni Liza ang nahuling pulboron manufacturer na si Mark Anthony Sayarot sa kanilang state visit sa New York. Ngunit nitong nakaraang buwan, May 2024, wala, acquitted na si Sayarot. Diba? Ang galing at ang bangag na bangag talaga ang inyong presidente at administrasyong polboronic. Mga kababayan, ang pagpapanalo na lang sa mga bogus na loan bettors ng PCSO Lotto. Diba? Natatandaan ninyo na inamin mismo ni PCSO General Manager na si Mel Robles na ang mga letrato na ipinipresenta nilang winners ay edited o gawa-gawa nila o sa madaling salita, bogus o sila-sila lang ang nagsama-samang maging milyonaryo. Galing po yan mismo sa pananalita ni Liza Araneta Marcos kay Mel Robles na sila daw ay sama-samang maging milyonaryo. Ngunit mga kababayan, sa dami-dami o halos lahat ng isyo na kinasasangkutan o nakikipagsabwatan ang administrasyon ni Marcos Jr., ang pinakamatindi sa lahat ay ang sabwatan na ginawa ni Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, Francis Lloyd T. Chua, Presidential Social Secretary Bianca Zubel, dating DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr.,
at ang asawa niyang si Maria Lourdes aka Hi Louie, Barcelon Locsin, DFA Secretary Enrique Manalo, Intelligence Secretary of the Armed Forces of the Philippines or ISAF, RTC Paranaque Judge Jaime Guray, Department of Justice Secretary Remulla, Consulate General of the Philippines in Istanbul, at iba pa. Ito po yung patungkol nga sa pagdukot o illegal na extraction sa dalawang minor di edad na mga bata. Mga palangga, itong pagdukot sa mga minor di edad sa Turkey at pagtanim ng mga kaso o fabricated crime sa kanilang ina para matagumpay ang pagdukot ni Lisa at mga kasabwat niya sa mga bata, ay dapat niyong lubos na maunawaan. Kaya po, puntahan niyo lang sa aking Facebook account, sa YouTube account, na Boljak TV, at Boljakan at Maharlika Network, para po mas maintindihan ninyo lalo ang pangyayaring ito. Dahil doon po, ipinakita natin ang ebidensya, ang mga boses ng mga bata na nag-iiyakan habang sila ay hinihiwalay sa kanilang anak. At napakahaba po ng istoryang ito na kailangan ninyong maintindihan na ang gobyerno ni Marcos Jr. at ang kanyang asawang si Lisa Araneta Marcos ay ang mastermind ng illegal extraction na ito. So, maiksi lang po ang ating oras dito sa ating hakbang Maisog Japan. Pero ako po muli nagpapasalamat sa inyong lahat na naririto dyan sa Japan at syempre sa buong mundo at sa lahat ng mga guest speakers ngayong araw na ito sa pag-travel ninyo from the Philippines papuntang Japan ay isa pong kahanga-hanga at isang katapangan na pagpapakita o paghakbang bilang isang tunay na maisog na Pilipino. Muli, sama-sama po tayong ibaon o inubog ang mga bangag na patuloy na nagpapahirap sa bawat Pilipino, sa bawat OFW at sa lahat ng ating lahi. Kaya naman, huwag po nating tigilan para lalong magising ang ating mga kababayan, mamulat na nasa kadiliman na po tayo, na pamunuan po tayo ng sindikato at mafia. Muli, ito po si Fair Lady Maharlika. Maraming maraming salamat. Mabuhay Japan OFW at lahat po ng mga naninirahan dyan at sa mga Pilipino sa buong mundo. Thank you so much, po. Yo, palakpakan. Kayo naman. Masyado kayo. Ang ganda naman na sinasabi ni Marlika, nagagalit yun. So, thank you very much, Marlika, sa iyong pagpopromote ng channel mo. Oo, ha. Manood daw kayo sa Boljakera, Boljak TV, Boljakera. Bumili daw kayo ng Boljak Burger, Pansit Gurgur. Bili nyo lahat yan, mga bossing, ha. Magtatalumpati ngayon dito sa Japan at sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, more or less nasa 10,000 yung nanonood sa atin ngayon live saan mang panig ng mundo. Maraming maraming salamat. Kawayan natin sila. Ayan. Ayan na, oh, ayan, oh. So, kayo naman, siya, maganda naman yung layunin ni Maharlika. Kayo masyadong ang hirap niyong pasayahin, ha. Napakahirap niyong pasayahin. Oh, kayo, masyado kayo, ha. Oh, pagka ganyan kayo ng ganyan.